In this video, i-share ko sa inyo ang mga specs that you need to look for kapag bibili ka ng video editing laptop just like this one na ginagamit ko. Disclaimer lang, I'm not an IT expert. So, ang i-share ko sa inyo is based on my research and actual experience ko. There are three main important aspects na kailangan mo i-consider. Number one is yung processor. Number two, memory. And number three, video card or graphics card. At para mas ma-appreciate nyo ang mga sinasabi ko, gawin natin example itong video editing laptop na ginagamit ko. This is Acer Aspire E15, model E5576G59AB, color steel gray. I love this laptop. Later, malalaman nyo kung bakit. What makes this laptop suitable for video editing? Well, let's start with number one, processor. Processor or CPU is, of course, as we know, the brain of the computer. Ang processor nitong Acer Aspire E15 is Intel Core i5-8250U. Yung i5 series is a quad-core processor. So, maganda ba yung i5? Yes. Much better siya sa i3. Actually, ang highest yata ngayon is i9. So, yung i5 is nasa mid-range. Doon sa model niya, 8250, meaning 8th generation ng i5 series. As much as possible kasi, sa video editing laptop, mas mataas yung core or kahit nasa mid-range lang siya, okay na yon. Kasi it can perform tasks faster and more efficiently. So, hindi siya malag. Yung tipong hindi siya slow. Kasi di ba nakakainis sa laptop yung slow. Especially pag nag-i-edit ka. Tapos doon sa model, 8250U. U means low power consumption. Designed siya for laptop, hindi siya mabilis mag-init. Ang number one enemy ng laptop is yung heat. So, tip ko lang, pag hindi air-condition yung room, kung saan ka nag-i-edit, much better na mayroong kahit small electric fan na nakatutok. Lalo na matagal mo siyang ginagamit, tapos ang init-init na niya parate. Ang tendency is mag-breakdown agad yung battery ng laptop mo and makapadali talaga ang buhay niya. As much as possible, we want to take care of our laptop. Lalo na pag video editing laptop, hindi kasi siya mura. Kaya lahat ng pag-iingat, gawin mo talaga. Okay, second most important consideration sa video editing laptop is yung memory, which is expressed in RAM or random access memory. Ang function kasi ng RAM, doon na i-store yung files and software temporarily habang ginagamit mo yung laptop. Dito sa Acer Aspire E15, ang built-in memory nito is 4GB of DDR3L, upgradable sa 16GB. DDR3 means double data rate type 3. DDR3L, yung L na meaning low power consumption. So, dun sa processor 8250U, U means low power consumption. And then dito naman sa memory, DDR3L. Yung L meaning ano din siya, low power consumption. Ang RAM nga nito is 4GB yung built-in. Yung 4GB ng RAM kasi, up to 8GB, okay siya for gaming. At the same time for video editing na din. But not for both. When it comes to video editing laptop, the more the RAM, the better. Meaning to say, kaya niya mag-multitasking. Actually, dito pag ginagamit ko siya, sabay-sabay kong binubuksan yung Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, minsan nakabukas pa yung Adobe Photoshop, and even yung OBS recording. Kaya niyang i-handle. If you are working with full HD videos, which is yung 1920x1080p, it's very important also na mataas yung RAM ng video editing laptop mo. Dito sa Acer Aspire E15 ko, so ang built-in niya is 4GB RAM. Pina-upgrade ko siya sa 16GB. Pa-install din ako dito ng solid state drive or SSD. So mabilis siya mag-boot at the same time mabilis din siyang mag-shutdown. And kaya ko rin siya pina-upgrade sa 16GB kasi gumagamit nga ako ng Adobe After Effects CC 2018, which is meron siyang minimum system requirement bago mo siya ma-install or para mo siya magamit smoothly.
Ang system requirement kasi ng Adobe After Effects in CC 2018, minimum 8GB of RAM, 16GB is recommended, multi-core Intel processor with 64-bit support. Gumagamit din ako ng Adobe Premiere Pro version 2019. At ang system requirement naman niya are 64-bit, Windows 10, 2GB of VRAM for video card yun, and minimum 8GB ng RAM sa memory. So kung ayaw mong mabwisit sa paggamit ng video editing laptop, important na mataas yung RAM. Number one, kaya niya mag-handle ng multitasking and hindi siya mabagal. Kasi nakakainis talaga pag yung video editing laptop mo is mabagal. Yun ang experience ko dito. Nung hindi ko pa siya napapa-upgrade, yung 4GB lang ang RAM nito, maiinis ka. Lalo na pag ginagamit mo yung Adobe After Effects, sobrang bagal. The third most important consideration when it comes to a video editing laptop is yung graphics card or video card. Itong Acer Aspyr E15, ang graphics card nito is NVIDIA GeForce MX150 with 2GB of dedicated VRAM. So yung GeForce MX150 is ideal for a video editing laptop. Ideal ito if you are working with 3D applications. Like nga yung Adobe After Effects, meron siyang 3D application. Actually, yung graphics card is necessary talaga siya for a gaming laptop. Pero, ideal din siya for a video editing laptop, especially if you are working with full HD video, yung 1920x1080p. So, yung graphics card nga nito is with 2GB of VRAM. Pag sinabing meron siyang VRAM, hindi niya ginagamit yung RAM ng system ng laptop mo. So, meron siyang hiwalay na RAM, which is requirement naman if you are using Adobe Premiere Pro. Laptop that is best for gaming is also best for video editing. So, i-recap lang natin yung 3 most important specs ng video editing laptop: powerful processor or CPU, sufficient RAM, and video card or graphics card. Let's go to other specs nitong Acer Aspyr E15, kaya ko siya nire-recommend for video editing. Storage, 2TB HDD or hard disk drive, meron din siyang 150GB sa drive C. Yung screen size, 15.6 inches and full HD 1920x1080p. Sa video editing laptop din, better din yung malaki yung screen size para kitang-kita mo yung ini-edit mo. Especially pag nasa Premiere Pro ka, maraming layer yung ini-edit mo, so important na malaki yung screen size. Pag high resolution display is important also for color accuracy. Yun nga lang dito sa Acer Aspyr E15, when it comes to color accuracy, hindi siya ganun ka-accurate. Kasi napansin ko, kumbaga dito, yung color niya hindi pa ganun katingkad, parang lighter lang siya. Pero pag nilipat ko naman doon sa cellphone ko, bright naman yung color. Yun lang, meron lang siyang difference when it comes to color accuracy. Network connection, okay, mabilis siya mag-connect sa Wi-Fi. And even dun sa paggagamit ka ng hotspot sa cellphone, kung gumaga yung internet ng cellphone mo, i-connect mo siya doon, okay lang din. Siyempre, the best talaga na gamitin mo sa kanya is Wi-Fi. I-try natin yung audio. Other specs niya are Bluetooth 4.1, clear din yung kanyang built-in camera, good for Skype, pero ang ginagamit nga ngayon is yung Zoom. When it comes to weight, 2.23 kilograms, including the battery. Tapos sa battery niya, 2800 mAh cell Li ion battery. Doon lang may complaint sa battery nito, no. Nung bago pa siya, matagal ma-drain yung battery, pero as you use it, di na ganun katagal. Meron din siyang built-in speakers and then built-in digital microphone. So, yung built-in digital microphone, useful siya especially pag ginagamit mo yung OBS recording. Kasi yung OBS recording, it can capture the screen at the same time yung audio. Minsan pag nagmamadali, ginagamit ko na lang yung OBS recording and doon na ako nag-voice over. So, connection, USB Type-C reversible. Marami siyang USB port. And then, meron din siyang DVD player. Meron din siyang 3.5mm
headphone jack or speaker jack. So yun yung mga tips ko pagbibili ka ng video editing laptop. Pero syempre, pagbibili ka ng laptop kasi, tanongin mo yung sarili mo, saan mo siya gagamitin? Kasi yung specs ng laptop will be dependent kung ano yung purpose mo para sa kanya.